Mabuhay, kapamilya. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Aalisin na ng Canada ang COVID test requirement para sa mga bakunadong biyahero. Pero ang ilang Pinoy doon may pangamba kung patuloy naluluwagan ang mga restrictions na Papatrol Rowena Papasin. Dalawang taon makalipas ideklara ang pandemya, handa na ulit ang Canada na buksan ng bansa sa mga gustong bumisita. Simula Abril a primero, aalisin na ang negative COVID test requirement para sa mga bakunadong biyahero na lalapag sa mga airport ng bansa. Pero pwede pa rin silang ma-random check sa COVID test bagamat hindi na sila kailangang mag-quarantine habang hinihintay ang kanilang resulta. Yung mga hindi bakunado o hindi pa kumpleto ang bakuna ay kailangan pa ring magpa-test. Remember that all measures are subject to review. We will continue to adjust them as the epidemiological situation here in Canada and abroad evolves. Nitong Pebrero, tumaas na ng 12-fold ang bilang ng mga bumisita sa Canada sa bilang na 169,300 kumpara noong Pebrero ng nakaraang taon. Mahigit 353,000 na Canadian naman ang tumawid ng border papuntang US noong nakaraang buwan, mas marami ng 200,000 kaysa noong Pebrero 2021. Pero ngayong unti-unti nang inaalis ng Canada ang mga COVID restriction nito, nag-aalala ang maraming kababayan na baka sa kalaunan ay hindi ito makabuti para sa mga residente. Pa rin po kasi marami pa rin pong cases at di pa rin po totally na wawala yung COVID cases. So especially po na may mga matanda like from other places, at risk pa rin po sila in getting COVID. Siguro po pwede po meron pa rin pong restriction, pero tanggalin hindi pa po pwede. Plano ng Care Aid na si Arian Juneda na bumisita sa Pilipinas sa Mayo, pero mas gusto sana niyang pagbalik dito ay mapatest pa rin siya sa COVID. Siyempre, you're next post ka sa Pilipinas eh. You're not sure if baka pagbalik dito meron ka na rin ganun. Then it will be spread again, di mag-start na naman ko from the very beginning, di ba? So para sa akin, much better na meron ka. Masaya naman si Walden Guillermo na aalisin na ang COVID test para sa mga bakunadong biyahero, lalo't plano niyang bumisita sa Ilocos Norte sa Hulyo. Sana para libre-libre na kami makauwi sa amin. Talagang i-push ko yung July 3 to August 3 sana. Oh. Kahit anong demand sa atin, kung anong kailangan, gawin namin. Samantala, para naman sa mga bakunadong traveler na galing sa cruise ship, kailangan pa rin silang magpa-antigen test isang araw bago ng kanilang biyahe. Pero hindi na sila kailangang i-test ulit pagbaba nila ng barko. Para sa TFC News, Rowena Papasin, ABS-CBN News, Vancouver. Tumaas po ang presyo ng gasolina at iba pang bilihin sa gitna ng patuloy na gera ng Russia at Ukraine. Ano ba ang mga pwedeng gawin ng mga consumer para hindi mabigat sa bulsa ang mga bilihin? Nagpapatrol North America Bureau Chief TJ Manoto. Habang patuloy ang gera sa gitna ng Russia at Ukraine, nadadamay ang maraming bansa sa buong mundo at marami nag-aalala kung paano sila tuloy ang makabangon mula sa dalawang taong pandemya. Napakalaki na ng tinalo ng presyo ng gasolina at sunod-sunod na dito ang presyo ng maraming pangunahing bilihin sa Amerika. Halos 50% ng tinaas ng presyo ng gasolina kumpara noong Marso ng 2021. Ayon pa sa analysis ng vehicle valuation company na Kelley Blue Book, ang isang may-ari ng isang full-size SUV ay gumagastos na ngayon ng dagdag na $110 kada buwan para lang sa gasolina. Ang mga may compact cars naman, umaabot na sa $60 a month ang dagdag gastos. Ayon sa finance advocate na si Berna Anat, bagamat wala sa control ng mga consumer ang pagtaas sa mga presyo ng bilihin, kaya naman makontrol ang kanilang budget sa pamamagitan ng pag-focus muna sa mga pinaka-importanteng pangangailangan. Now is the time to work with what you've got. You know, in times of crisis, in times of inflation, we need to turn around and review what we're working with and focus on paring down. So some financial educators call this your noodle budget or your ramen budget. Because it's like worst case scenario, if you had to only survive off of ramen, off a cup of noodles, what are the things you absolutely have to pay for every month? That's almost like budget level one. Para kay Anat, hindi makakatulong ang magpanik at maging emosyonal pagdating sa pagpaplano ng mga gastusin. A budget is hard and fast math. It tells you exactly what's going on, what you do have, what you can cover, and what you can't. When you build a budget for yourself, when you build a spending plan for your next paycheck,
a lot of that anxiety goes away because you know what you have and what you don't have. It's all on paper. Isang paraan daw para agaran makatipid ay ang pansamantalang pagbawas sa mga bagay na pangginhawa lamang. A lot of us have, for example, gotten used to a lot of comfort things inside of the pandemic. Comfort subscriptions, you know, places that we go out or we pay for things to get delivered to us for comfort. We can cut those things out now that things are opening up a little bit more. Dagdag pa ni Anat, panahon na din na huminto muna sa mga malalaking investments gaya ng pagbili ng bagong bahay at pagpasok sa mga bagong negosyo. Financial crisis like this, what you have to do, the sacrifices you have to make, it's just putting a temporary pause on certain things. So you're putting a temporary pause on the things like paying off massive amounts of debt or putting a temporary pause on, you know, putting extra towards your goals like saving for a house or saving for a car, saving for a vacation. What's the most important right now is, I like to say, putting on your financial oxygen mask. Para sa mga financial advocates, gaya ni Anat, kahit na malamang babagal lang ang pagtaas ng mga presyo sa mga darating na linggo, mas maigi pa rin mag-isi-isi muna at tumutok lang sa mga noodle budgets at abangan ang pagkalma ng sitwasyon sa mga merkado. Para sa TFC News, TJ Manotok, ABS-CBN News. Kasunod ng matagumpay na concert sa Expo 2020 Dubai, nakijam naman sa Abu Dhabi si Gigi Delana, kasama ang kanyang bandang Gigi Vibes at singer na si Sam Concepcion. Mula Abu Dhabi, United Arab Emirates, nagpapatrol Victoria Lopez. Sulit ang matagal na paghihintay ng mga fans ni Gigi Delana sa Abu Dhabi, UAE. Marami ang maagang pumila sa National Theater of Abu Dhabi para mapanood ang kanilang idolo. Ito rin kasi ang kauna-unahang Filipino event sa Abu Dhabi mula nang magkaroon ng COVID-19 pandemic. Excited na po ako makita si Gigi. Idol ko po siya, pinapakinggan ko siya sa radio. Hindi ako makapaniwala, natutuwa na po ako. I'm trying first sa Dubai pero hindi ko kinaya kasi schedule-wise, pero may bayad man o walang ticket, I'll be here. I'm gonna watch their concert right now. Kasama rin ni Gigi ang kanyang bandang Gigi Vibes at si Sam Concepcion. I'm super excited. Ready na ako meet mga kamamilya natin dito sa Abu Dhabi. It's gonna be a great show. Mega transform si Gigi mula punk princess to OP and balladeer sa kanyang mga bonggang outfit sa concert. Aurang beauty queen ang singer suot ang bonggang Michael Cinco gown. Ramdam naman ang saya ng fans na nakising along kay Gigi sa kanyang viral version ng Bakit Nga Ba Mahal Kita. Hindi makakalimutan ni Gigi ang init na suporta ng global fans. Your presence, grabe po. Mas lalo po kung nagkaroon ng lakas ng loob mag-perform and ma-inspire kayong lahat namin ng Gigi Vibes for our performance and our music and the way we perform. Grabe. Iba po talaga. Iba po pag live audience. Sana mga dito po. Bahrain naman ang next stop ng Domination Middle East Tour 2022 ni Gigi. Para sa TFC News, Victoria Lopez, ABS-CBN News, Abu Dhabi, UAE. At yan ang ating mga balita mula sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para sa mga balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lang sa news.abs-cbn.com/TFC News. Maraming salamat, kapamilya.